It is not too late. It is not too late. It is not too late. It's not too late. Let us break the darkness within us. The possibilities of the future are far greater than our masters. You can immensely be beautiful. Rediscover. Believe. Be an inspiration. Spread positivities. Release your inner power. Power to make an impact. Power to inspire. Power to promote. Together, let us all transform. With all whom. I am Jane, and I am a beautiful monster. I am Mari Dorado, and I am a beautiful monster. I am Marco, and I am a beautiful monster. I am Jadaika, and I am a beautiful monster. I am Jolene Burgos, and I am a beautiful monster. I am Lou, and I am a beautiful monster. I am Ruben Cinco, and I am a beautiful monster. I am Ruben, and I am a beautiful monster. I am Monica, and I am a beautiful monster. Make way for the B3T Online Edition Season 3. X Models, starting off from the summer capital of the Philippines, Baguio. Give it up for Blessie. From the melting pot of Central Luzon, Parlac, serving your fierceness, ladies and gentlemen, Aquila. All the way from the caving capital of the Philippines, Northern Samar, ladies and gentlemen, Jasmine. From the hidden treasure trove of Payal, give it up for Ardian. From the land of free, Ilocosur, ladies and gentlemen, let's welcome James. From the citrus capital of the Philippines, Nueva Vizcaya, strutting the runway, Cyrus. From the gateway to Calabarzon and the Emerald City, Muntinlupa, serving you sexiness, we have Edsha. From the Queen City of the Southern Philippines, Cebu, ladies and gentlemen, let us welcome Kendall.
from the gateway to southern Philippines, Sorsogon. Give it up for Althea. All the way from the land of miracles and romance, Pangasinan. Ladies and gentlemen, give it up for Eman. Let us welcome from the northern gateway to Metropolitan Manila, Valenzuela. Ladies and gentlemen, Mickey. From the cradle of the nation's noble heroes, Bulacan. Ladies and gentlemen, look who's here. We have Liz. Once again, from the land of miracles and romance, Pangasinan. A bombshell, Christian. And known for the Battle of Bataan, ladies and gentlemen, from Bataan, we have Jeff. From over thousands of applicants, the season started with 32 incredible models from far-flung corners of the Philippines. They were divided into two model houses, which was named after two B3T awesome models. Out of 32 models, 9 are unstoppable. From the House of Champs, we have Marco, Tin, Marwin, Monica, Jedaika, and Jay. From the House of Contenders, we have Reden, Jonna, and Lou. Who among these 9 will be proclaimed as this season's grand winner? Please welcome your host for tonight, Mr. Lawrence Herrera. Good evening, online world. Welcome to the grandest virtual finale of the third season of Battle to the Top. Brace yourselves, as tonight will be a night of surprises, runaway, and an unstoppable show of beautiful monsters. I am Lawrence Herrera and I am your host for tonight. I encourage everyone who are watching right now to please do share our live telecast and use the hashtag B3T Final Countdown when posting or sharing on your social media accounts, so that the virtual world would see the proclamation of the next big thing of Battle to the Top. Stick with us up until the end and share your views in the comment section below. Again, use the hashtag B3T Final Countdown. Who among these 9 will be proclaimed as this season's grand winner? Will it be the consistent Marco? Marco has been one of the front contenders of the season. Looking at his track record, he has been 10 times listed as one of the top models over 16 episodes and garnered 2 best photos with 3 runners-up. The determined Marie. She refused to stop fighting because she knows that victory is hers. A model who is strong-willed, always challenges her fears and believes that she is always possible. The underdog, Lou. She proved that age isn't a hindrance to be on top. It didn't stop Lou in producing top-of-the-line frames, which helped her to be in the right place now. The historian, Jonalyn. Her frames scream triumph. Her genius and outstanding frames made a history in Battle to the Top. She got 5 best photos prior to the finale. The 9 Lives, Jedaika. Being a replacement didn't stop her in producing high-caliber frames and admirable challenge outfits.
In the episode 15, she was unstoppable as she got her first ever best photo. The Redeemer, Monica. This season, she was admired by many as she showed her resourcefulness in most of her shoots by using low-cost yet impressive props or even her costumes. The Dark Horse, Jay. He established his two best photos and three runners-up in a row. Hiding from his safe yet competitive outfits, Jay demonstrated that he can silently slay this season. The Survivor, Riden. Riden has survived all the struggles because he exhibited dedication, willingness, and ultimate passion, which helped him grow and be part of this season's finale. The Quality, Tin. Branded as the quality model this season, hitting all the modeling notes that should be done flawlessly begged him three best photos. These nine models have hardly earned their spots. All those exciting set lists to accomplish, all those fun photo shoots, makeup session, exhausting reshoots, and nerve-wracking paneling nights. Here they are, conquering the finale night. Still, before we get through the finale proper, let's hear some thoughts from our grand finalists. So, let's go inside the studio and have a short interview with our grand finalists. Join me! And good evening, grand finalists! Hello! Hi! Wow, look at that! Gorgeous and wonderful grand finalists! So, let us have one grand finalist. We have Tin. How are you feeling tonight? So hello, Sir Lawrence. Hello, guys. Sobrang halong emotion yung nararamdaman ko now. Sobrang kinakabahan ako, sir. And ayun, I'm so blessed and happy na nandito na ako. I am one of the official grand finalists of Battle to the Top. Thank you very much. How about you, Monica? Thank you so much. How are you feeling tonight? Hello, guys. I'm so glad and thankful and sobrang happy and kinakabahan sa magiging result. But yon, I'm super happy na hindi ako makapagsalita. Speechless. Oh wow, it's very obvious that you're nervous. Don't be. This is grand finals already and you're already a winner. Thank you very much, Monica and Tin. So I have one question right here for everybody. So get ready. So if there is a particular portion of your Battle to the Top journey that you are proud and thankful for, what would that be? Alright, let us have, again, the Redeemer, Monica. So, hello po. Ayon, super nagpapasalamat po ako sa Battle to the Top. And syempre, yung favorite ko na portion ng journey ko is yung una-una yung pagpasok ko pa lang na nandito na, and then yung nandito na ako sa grand finals na super happy talaga. Saka, syempre yung, sabi ko nga yung, ano yun? That's fine. Go ahead. Yung transformation dami na talagang na-boost yung confidence ko and nasabi ko sa sarili na ako, sarili ko na kaya ko pala. Ayun lang po. Thank you very much, Monica. Next in line, we have Lou, the underdog. The best part ng journey ko here to the Battle to the Top is yung virtual counseling with matching blindfold. And iyakin po kasi talaga ako. And this is the first time na makaranas ng counseling. Napakalaking tulong. And emotionally parang ako nag-cleansing ng nararamdaman, yung mga bigat na nararamdaman ko, nailabas
ko. Super, super thankful ako sa bubuo ng Battle to the Top. And I love you all, guys. Thank you very much, Lou. So let's hear from the survivor, Reden. Hi po. Hello po sa lahat. Yes po. So, yun, upon entering Battle to the Top, I was so anxious na what if hindi ako manalo, what if walang mangyari, what if masayang lahat ng pagod ko. But those what ifs becomes my journey. And if I were to be choose kung ano yung the best portion and pinaka-favorite ko is yung siguro yung nag-semifinals kasi dun ko naramdaman na ano, maraming tumutulong sa akin, maraming nagmamahal sa akin, mga nakapaligid sa akin. And dun ko naramdaman yung fire na dapat manalo ako at makasama ko dito sa Grand Finals. And yun, nakasama ako. Kaya super happy. Yun. Thank you very much, Reden. So according to Reden, his what ifs are his ladders towards his success to the Grand Finals. Thank you very much, Reden. Next in line, we have the Nine Lives, Jedaika. Hello po. Sobrang happy po ako ngayon sa journey ko dito sa Battle to the Top. And I'm so blessed kasi marami akong chance na nakapasok dito at ngayon nasa grand finale na ako. And talagang nakaka-overwhelming siya. And sobrang speechless ako kasi hindi ko in-expect to. And yung pinaka-favorite part ko is yung team building namin, which is na-feel ko na welcome ako sa team namin. And sobrang doon ako nakipag-socialize talaga. So yun lang po. Thank you very much, Jedaika. Next in line, the historian, ladies and gentlemen, let us welcome Jonalyn. So, yung sa akin naman po is yung favorite part ko siguro is yung nagkaroon kami ng team building. Doon sa team building na yun eh kasama namin yung mga mentors ko at saka yung mga panels. At ayun, super happy ako kasi first time ko nagkaroon ng online friends. At hindi naging hadlang yung age, hindi hadlang yung gender kasi alam ko magkakapares kami ng interest. At ayun, super saya ko kasi nagkaroon ako ng online friends tapos sa iba't ibang lugar pa, no? Tapos hindi mo mararamdaman na nasa competition ka kasi alam mong magkakaibigan na kayo tsaka close na kayo sa isa't isa dito sa Battle to the Top. So yun naman sa akin, sobrang thankful ako. Thank you po. Thank you very much, Jonalyn. So, next in line, the quality, ladies and gentlemen, Tin. So, hello guys. Hello, sir. Gusto ko munang pasalamatan ng Battle to the Top dahil sa napakagandang opportunity na to para sa aming lahat. And also, I'm so proud na naging parte ako ng online edition 3 na to. And yung pinaka favorite part ko or favorite portion ko this sa journey ko is yung preparation talaga. Sobrang dun talaga ako mas tumutok doon. Mas gusto kong ipakita sa inyong lahat kung ano yung mga paghihirap ko throughout this journey talaga. Kasi yun nga, I have a work and sobrang hirap i-manage yung time ko. So, sobrang daming learnings talaga na natutunan ko in this battle to the top kasi natutunan kong i-manage yung time ko and sobrang daming learnings talaga na talagang mapupulot namin dito. So ayun lang, thank you so much guys and thank you so much Battle to the Top. Thank you very much, Tin. Indeed, planning will lead you, time planning will lead you to success. Indeed. Next in line, we have the consistent Marco. Good evening po. So, ayun, actually there's too many to state na talagang magandang portion sa nangyari sa Battle to the Top journey ko. But one thing that I am thankful about and I am so happy about is yung announcement na official grand finalist na ako. That itself, masasabi ko na I'm already a winner because, you know, ang daming pinagdaanan, ang daming struggles, ups and downs,
doon ko talaga na-realize na it is all worth it. Because competing already in the grand finals, I can already say na I'm so proud of myself and I have with my family and friends and supporters who are with me in the entirety of this journey. And I want to savor the victory with them. And ayun nga, parang it is an unbelievable feeling to be part of this grand finale. And yun, I will dedicate this achievement with all of those people who are with me in this journey. So thank you, Battle to the Top, for this opportunity and for this one in a lifetime experience. So yun. Thank you very much, Marco. Next in line, we have the Dark Horse, Jay. Hello, Jay. Good evening. Good evening, sir. I am blessed that I'm one of the models here in Battle to the Top. And this is a big opportunity of mine. And this is not just a big opportunity, but a treasure indeed. And Battle to the Top invites hard work incites slaying, and slaying breeds confidence. That's all. Thank you. Oh wow, thank you very much. From the underdog, slaying breeds confidence. Thank you very much for that, Jay. Last but not the least, the determined Marwin. Oh my god, hindi po ako makapaniwala kasi nasa grand finale na ako yan. And sobrang saya ko lang. Thank you, Battle to the Top. Kasi isa kayo sa bumuo sa journey ko dito sa season na ito. And my favorite portion is yung nakapasok ako sa advanced level. Kasi dun pa lang, panalo na ako sa dami pa naman na nag-audition. Isa ako sa naging mapalad na makapasok dito sa Battle to the Top. And see you guys. I love you so much, guys. Family ko na kayo. Talagang kayo ang naging happy feel ko sa araw-araw. And congratulations, guys. And I love you so much. Thank you very much, Marwin. Thank you very much as well, models. As what the saying goes, don't be afraid to encounter risks. It is by taking chances that we learn how to be brave. Ladies and gentlemen, grand finalists, tap yourselves and congratulate yourselves because you all deserve to be in the grand finals tonight. Just give yourselves a warm round of applause. And to you all those who are watching us online, let us give our grand finalists a warm round of applause. Congratulations, grand finalists. Now that I've heard the statements from our grand finalists, they have shown that they are not afraid to learn because the knowledge and growth are weightless and they can carry all of those for the rest of their lives. And with that, ladies and gentlemen, the production prepared something for our grand finalists. Let's all watch this. Hi, PSCJ. Hala, oy, nasa grand finals na aking anak. Gusto ko na sabihin na I will support you and alam kong marami kang mga sacrifices para sa muling career mo. I love you na. Congratulate you. I made it this far. Alam ko naman na kaya mo. Kahit na na-fail ka last time, you came back strong. And show them all what you got. You are in the top 9. Wishing you all the best of luck. Win or lose, keep chasing your dreams. I'll stand by your side. Kasama mo akong iiyak. Kasama mo akong tatawa. Proud nanay here. Love ya. Buwan nang nakalipas, or mas na yata, simula na rin sa Battle to the Top ng hindi mo alam. Ang dami natin na pagdaan ngayon, ang dami mo ng effort na binuhos para sa competition, may mga na-achieve ka ng bagay,
nakukuha natin ng first FCO na place kahit isang beses lang. And most of all, madami na natutunan. Mga lessons na natutunan mo at na-experience mo dito sa Battle to the Top. And I know na it doesn't stop here ngayon nasa finals ka na. This finals is mas pag-iigihan pa natin. You can do it. And no matter what, matalo man or manalo, let's enjoy this. And as your handler, your photographer, director, and syempre, guwapong boyfriend, nakita ko talaga yung pagsusumigap mo. And I believe na makakaya mo yan, so good luck sa'yo, and best of wishes. Love you. Hi, Kuya. You are so proud of your accomplishments in life. You are a shining star. So, good luck and keep fighting. Good luck, anak. Sana manalo ka. Nandito lang kami palagi. You can do it, Kuya. Just keep praying. God is good. We love you. Hello, Ate Lu. Good luck and praying na lahat ng struggle mo during photoshoot in the video. And of course, kahit anong naman yung result, we are very proud of you and happy that you reached that far. To the management, thank you for this wonderful experience para kayo. Kasi, nasa mom, nakita ko talaga yung amazing transformation niya. Hindi lang sa physical, but yung growth development niya talaga, nakita ko yung pagbabaha ko. And I owe this to you, Battle to the Top. Good luck, Ate Lu, and I love you. Alam ko, napakahirap ng mga pinagdadaanan mo ngayon. So, nandito lang ako. Dito lang sila nanay, pamilya natin, suportado ka. Alam naman natin hindi lang para sa'yo, para din sa atin. So, mahal na mahal ka namin. Sana magawa mo yung pinapangarap mo. Maging succeed ka sa lahat ng ginagawa mo. And, yun. Alam naman kahit ganito ako, mahal kita. So, galingan mo dyan sa ginagawa mo. So, nandito kami lahat, suportado sa'yo. Nandito sila nanay, tatay. Anak, galingan mo. Dito lang kami. Huwag kang mag-alala. Susuportahan ka namin hanggang sa huli. Malamal ka namin, anak. Okay. Hindi naman sasabi ko, anak, galingan mo. Sana magtagumpay ka sa pinapangarap mo. Proud ako sa'yo, kuya. Galingan mo. Love you, anak. I love you. Galingan mo. Para ka namin. Dear Mama, all I can say is I always believe and admire your confidence and dedication. I know how hard you've been through along this battle, but with your spirit and drive, I know you can conquer all this and more. Wishing you just a bit of luck for keeping your spirits high and rest. You absolutely got my love. Never doubt that you can achieve your goals and always remember that I believe in you. Sending you my love and good luck wishes and may efforts and sacrifices crowned with the very best of success. I claim and declare Team, our Battle to the Top Online Edition 3 Grand Winner. I love you and fighting! Hi na, congratulations. We are proud of you. We love you. Alam ko na marami kang pangarap sa amin, especially for me. You're giving me a lot of surprise. Andito lang lagi kami to support you, si Ate Denise, si Kuya JR at si Bunso. Laging nakaantabay sa pangarap mo and don't forget to thank to the Lord na lagi tayong malakas at pasalamat ka rin sa mga friend mo na laging nakasuporta sa'yo dyan. Malayo kami ni Ate Denise para alalayan ka lagi. Ito si Ate Denise mo, laging nag-aalala sa'yo and always supporting you whatever kung ano man yung pangarap mo.
Hi bro, ayan, congrats at nakarating ka dyan sa finals. At ayun, unang-una sa lahat, gaya ng lagi din sinasabi sa'yo ni mama, sinasabi ko sa'yo, always be thankful to the Lord, ano man yung situation na meron ka, na meron tayo. Kasi di ba, lahat ng bagay may purpose. So alam ko may purpose ang Lord kung bakit dinala ka niya dyan sa finals. And andito lang kami lagi para sa'yo, nakasuporta, basta kung saan ka masaya, dun kami. Para sa amin, ikaw yung winner, ano man yung mangyari dyan sa finals. So, ayun, alam mo naman na, actually, awkward kami kasi alam mo naman na hindi tayo ganito, pero hindi tayo vocal sa mga feelings natin, pero alam ko, mahal natin syempre ang isa't isa. So, ayun, laging lang kami nakasuporta sa'yo. Saka, we're thankful kasi you're a bright kid, matalino ka, responsable ka, masipag ka, at lagi mong iniisip kami, yung family mo, bago yung sarili mo. So ngayon, isipin mo muna yung sarili mo, basta kung saan ka masaya, huwag kang ma-pressure. Basta nandito lang kami lagi nakaalalay sa'yo. Basta isipin mo lang na yung kung saan ka masaya, susuportahan ka namin. So, we love you, Anna. We love you. We are proud of you. We miss you. See you. Bye. Congratulations, Jonah! We are so proud of you! Ako, pray kita sana manalo at makapasok ka sa Battle to the Top. Inihiling ko na sana pagpatuloy mo yung dream mo, alam mo na manalagi kami nandito, ang pamilya mo nakasuporta para sa'yo. Manalo-matalo, huwag kami sa'yo. Naway, andyan ka naman ang pasok mo sa final. Naway, magpusigil mo pa, tari, makamutong pa, mga pakakas sa buhay. At dito kami sa mga iyong pamilya na patuloy sa support ko sa'yo. Maraming mga matalo. Congratulations! Indeed, it's a heartfelt and motivational segment of tonight's program. Ladies and gentlemen, I believe our grand finalists are now much inspired to face tonight's grand finals. And without further ado, online world, together with the Battle to the Top Online Edition Season 2, grand winners, Clark and Leona. Hitting the runway, let us welcome our grand finalists.
best feeling ever after ng maraming pagod, worth it lahat. Runway, one of the best part talaga sa pagsali sa Battle Top ay matuto sa runway. Actually, hindi ako ganun kagaling sa runway. Pero nagpa-pageant ako, and pageant walk is different from runway. Pero I learned a lot in this competition. I feel like I'm floating. Because it's a dream come true. It is one in lifetime experience. And I feel so good. And not just so good. I feel so ecstatic. Nakapanood ko lang to dati, and ngayon nandito na ako sa final runway, kaya yun, happy, and nandun talaga yung pressure eh, pero I'll make sure naman na gagalingin ko dito. Una sa lahat, nandito na ako, kinakabahan ako na na-excite. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go about. I'm just thinking
summer evening. Baby, you're the actually, ito yung pinaka-favorite ko. Kasi this was my forte talaga. Ito yung pinaka-forte ko. Gustong-gusto ko talaga na na ipapakita yung sarili ko. And sobrang grateful po ako dahil sa opportunity na to and sa maraming chances na nabigay sa akin. Kung mapapansin nyo sa mga past challenge namin is hindi ko forte ang runway. At ngayon, nag-training talaga ako para dito. Pinapos ko talaga kung paano talaga mag-runway, kung paano maglakad. At ngayon, ipapakita ko sa inyo na kahit sa runway ay mailalaban ako. Saya lang talaga. Pinapangarap ko lang din talaga dati, di ba? Pero ngayon, nandito lang, di ba? Tapos na yun. Konti na lang. Konting-konti na lang talaga. Mapunta ka na sa top.
Now that we have seen their runway, we have combined a total of 70% of their scores, which will help us to determine our final six. Let us now talk with our models and inform them with the result. At this part of tonight's program, we're about to determine who will be part of the top six and will be a step closer in winning the battle to the top title of Grand Winner. Are you ready, Grand Finalists? Alright, I guess our Grand Finalists are ready. First, top six Grand Finalist is no other than the Historian, Jonalyn! Oh my God, thank you po, alam. Sobrang ano ako. thank you sa inyo lahat. You are part of Battle to the Top Online Edition, Season 3, Top 6. The Quality 10. Oh my God, thank you sir, thank you so much guys, thank you! You are part of the top 6! The Underdog, Lou! Sobra po, pinapal! Thank you po kay Lord, thank you po so much sa Battle to the Top! Congratulations! You are part of the top 6! The Nine Lives, Jedaika! Grabe, matik na kami. Thank you so much po. Kinakabahan talaga. Thank you so much po. Thank you. Congratulations. You are part of the top six. The Survivor, Riven! Are you there? Yes, po. Yes, po. Okay. Congratulations. Last spot. We have The Consistent from Ilocos Sur, Marco! Oh my God, that is so nerve-wracking, sir. Sobra. Thank you so much po. Alright, Online World, ladies and gentlemen, let us give a warm round of applause to our top 6! Congratulations to our top 6 in this season! Oh wow, congratulations! Wonderful models indeed. Congratulations. I'm not that okay. But you know, I'm still grateful for all the knowledge I've learned. So, kahit hindi ako nakapasok sa top 6, masaya pa rin ako na marami kong mababaon na lessons na galing sa mga panel of judges natin, sa mga taong nakapaligid sa akin. And alam ko naman na everything happens for a reason. Siguro mas may plano, may iba pang plano sa si God na pa kung bakit hindi ako nakapasok doon. Kaya I'm so happy pa rin na may pagmamalaki ko yung sarili ko na nakarating ako dito sa level na to. And masasabi ko sa ibang tao na, kung sumali ko dati sa Battle to the Top and nakapasok ako sa Grand Finals, diba, ang laking achievement na din kasi nun para sa akin. Kasi
last season, hindi nga ako pumasok sa ano eh. Doon lang ako sa advanced level, pero ngayon nakarating ako ng grand finals, kaya I'm so happy na na-achieve ko din to. Ayun lang. See you sa mga susunod na ano ko, journey ko, di ba? Nakakalungkot dahil hindi ako napasok sa top 6. Pero isang karangalan sa akin na mapabilang dito sa grand finals. Sa dami-dami na nag-audition dito sa Battle to the Top online edition, isa ako sa mapalad na mapasok dito sa top 10. Sa Battle to the Top, maraming salamat sa inyo dahil kayo ang naging ilaw para abutin ko ang itong pangarap na inaasam-asam ko ngayon. Sa top 6, congratulations sa inyo. Galingan nyo kung ano man yung mangyari. The best kayo, guys. Congratulations sa inyo. There you have it, ladies and gentlemen. We now have our final 6. Let us congratulate Redden, Jedaika, Lou, Marco, Tin, and Jonalyn. And to you, Jay, Monica, and Arwin, from Battle to the Top Productions, thank you for joining and congratulations for making it this far. As what our Miss Universe Philippines 2020 said, Miss Rabia Mateo, failure is not the opposite of success. It teaches you the best lessons in life. The three of you, hold on tight because you are up for greater things in life. Once again, thank you for joining and congratulations. And to our final six, the battle is on. And now, we will now proceed with the last paneling session of this season. Our models were tasked to create their own concept of beautiful monster. Together with the panels and mentors, ladies and gentlemen, welcome to the final paneling night. Good evening, panels. Good evening, mentors. Welcome to the final one last paneling night of Battle to the Top Online Edition Season 3. And disclaimer before we start, those panels who are not able to join tonight due to their prior commitments, already forwarded their scores. And in addition, the mentors who are here with us tonight will just give their critics for our grand finalists. And without further ado, ladies and gentlemen, let us welcome your panel of judges for tonight. Creative Director, Mr. Art De La Pierre. General Manager, Mr. Pat De Loyola. Creative Consultant, Mr. J.R. Osma. Social Media Correspondent, Ms. Joza Zamora. And yours truly, Overall Mentor, Mr. Lawrence Heredia. Together with us tonight is the Season 5 fourth runner-up and the Legacy Mentor of TIN. Ladies and gentlemen, Mentor Mel. Also, the online edition Season 2 Royal Ambassadress and the mentor of Lou. Ladies and gentlemen, let us welcome Miss Ash Pernia. Online edition Season 1 second runner-up and the legacy mentor of Marco. Let us welcome Miss Crystalline, Season 5 Brain Ambassador and the legacy mentor of Reden. Ladies and gentlemen, Sir Ed. And the reigning Battle to the Top Online Edition Season 2 Grand Winner. Let us welcome Miss Leona Anderson. We shall now start our panelists. First up, we have... Actually, this beautiful monster, I choose twice. Because the first one is beautiful lang, walang monster. So, we ended this inspired by actress.
and I believe even a cafe can be beautiful too. It is also one of the musical pictures that characterize a Sepulveda man. In my photo, you can see the beautiful face. For Lou's performance for the final photoshoot, I mean, sobrang na-impress ako kasi parang tinodo niya talaga this time. Kasi nakita naman natin throughout the competition, very safe, tapos biglang aangat, bababa, safe. Pero ngayon parang nilaban niya talaga yung final photoshoot niya. Gusto ko yung makeup, tapos pasok na pasok sa team, talagang monster siya, pero seductive, pero age-appropriate pa rin sa kanya. So, job well done, Lou. So, in addition na lang sa sinabi ni Sir Pat, so, it's different from your previous performances sa regular or yung regular episodes. Kasi, during those episodes, kasi medyo sweet, medyo young yung mga pinakita mong image, pero this time, nag-take ka ng risk, hindi ka takot gawing pangit yung itsura mo, but you stay na maging maganda pa rin in a sexy way. Hindi namin in-expect na makakayanan mo pala yung ganitong level. So, yun yung sinasabi namin na explore more. And, ayun, so nakikita na namin ngayon yung tipong kayang-kaya mo lumaban. And, yun yung parang yung nakita namin na it is not the Lou na kilala namin. Hindi ito yung Lou na nakikita namin usually. Super proud kami na nagawa mo yung part na yan. Siguro sa akin lang, lagi ko sinasabi sa'yo, medyo lagi tayong location. Kasi hindi tayo marunong mag-pick ng best location sa rin. Lagi yung napapasin ko sa photo mo. Pero all in all naman, naging maganda din naman yung kinalabasan. Lovely lang masyado dito yung look natin, yung background natin. They really improved a lot talaga, no? Since the first episode. Ang ganda. Saka sa I have to agree with you, mentors. Baby girl. Nakita na Lou version 2.0. So, nakaka-happy sa kanakaproud. Yeah. Nakaka-proud kasi ang ganda nung... That's a good thing, mentor. Akala ko nga nung una si Judaica yun. So sabi ko, sino to? Si Lou pala. Oh, sabi ko. So nagulat talaga ako. Sino talaga? So nakayanan talaga ni Lou yun. So unexpected. Nakaka-proud sobra. With Lou, I'm not sure if anyone's familiar with America's horror stories. Pero yung last seasons, ang gumanap na parang kamukha ni Lou here is Lady Gaga. So yung story niya is like, siya yung pinagsamantalahan na naging isang monster. So yun yung nakita ko sa niya eh. Oh. Kung yun man yung ginagaya niya, so superb talaga. So it's a really step up for Lou. So, congrats. Let's proceed to the next model. Alright, next model. Yung concept ko po is about Sulong, which is from a Ming tribe na pagka nakakita sila ng full moon, nagta-transform sila into Sulong form. Inspired siya sa anime na One Piece sa Zoark. Yun. So, shoutout sa mga One Piece fan dyan. Kung mapapanood nyo yan, yun yung magandang part ng One Piece din. Favorite part ko siya, kaya yun yung ginaya ko, although madami naman na pwedeng gayahin dun sa anime na yun. Yun yung pinakaunang pumasok sa isip ko kasi favorite ko yung character dun, which is si Carrot. Pwede niya siyang isearch Carrot in Sulong form. Yun yung unang-unang pumasok sa isip ko nung sinabi yung Beautiful Monster. So yun, kung makikita niyo, meron akong dun, MM sa buong katawan, sa ulo, sa tenga. And medyo may failure ka eh. Pero okay lang. Kasi nagawa naman ang paraan. So yun lang. Sana magustuhan niyo yung concept ko. Thank you! Judaica! So sa akin lang. Wow! Upon seeing yung photo ni Judaica, parang siya yung naiisip ko na nung bata ko na pag-alagalang monster, pero siya yung
malakas yung alindog na monster. Parang gano'n, parang si Josa, si Ann Curtis, parang gano'n yung peg niya sa photo. Sobrang ganda, sobrang sexy, ang clean nung photo, and yung pagpikit ng mata niya, mabibigyan mo pa rin yung emotions. Diba? May sabi ko lang, I'm so proud with Judaica kasi, wala eh, parang she started from being a replacement, pero ngayon, ngayong finale, grabe mga pinapakita niyang performances niya. And good job to Judaica. Yeah, I'm so proud of Judaica. I agree kay ano, with Joza. Yeah. Like ano, yung photo niya, super sexy, pero hindi bastusin. I mean, high fashion sexy. Ito yung, pag nakita to ng mga girls, i-adore yung body niya. Hindi siya, hindi siya kaiinisan na, ay baka maagaw, pag nakita ito ng boyfriend, tumaagaw niya yung boyfriend. Pero ito yung, kumbaga, fitspiration. Tapos bukod ba doon, ang relax-relax niya tignan, napaka ano niya, parang monster siya, pero hindi mo siya kakatakutan. Parang mag-e-enjoy kang ano, mag-e-enjoy kang tignan siya. Kumbaga yun yung magic, yun yung power niya sa monster. Parang i-seduce ka niya, parang... Kasi not all monsters naman nakakatakot ka. Nag-goosebumps ako. Ang ganda ng photo ni Pirata. Yeah, definitely. What I can say about her photo naman, it looks so light. Yeah. Kasi the color itself, parang she is floating. Pati wardrobe. The frame niya, yes, definitely. Everything sa frame niya, it fits really well. Tipong pati nature, nakisama talaga. Yes. Yeah, I agree. Para siyang ipinto yung monster na hindi mo kakatakutan, di ba? Kasi there are some monsters na friendly sa mga humans, di ba? Parang siya ganun siya. Friendly monster. Yeah, sa photo niya, parang napaka-natural lang nung pag-posing niya. Yeah. Sa mata nung, nung impact, nung full frame. Ang sakit ang ganda. Sobrang napawaw ako sa photo ni Judaica. Grabe, goosebumps yung naramdaman ko. Iba, gumula pa lang nung ano. Yung ano na, yung photo niya nung tatlo. Yung sa celebration, tapos pangalawa, yung re-recreate nila yung kalaban nila. And then yung ito, sobrang nag-level up si Judaica. Masasabi mo talaga, it's finals na talaga. Yeah, sobrang galing. At iba yung ginawa ng performance. Alam mo yung iba yung ano niya, experience niya dito. Oo, actually si Judaica. Lagi sa replacement. Parang nakikita ko na parang hindi siya gaano napapansin. Usually, nasa safe spot lang siya. Kung hindi siya nasa safe spot, nanganganib siya sa bottom. So, ngayon, you can see Judaica sa finals and playing yung gumaganito. Yung tipong, lumalaban siya pero ang kalmado nung outputs niya. Hindi tipong, hindi mo siya makikita, nagigil siya ng manalo. Pero, yung super kalmado, super relax siya magpakita nung mga outputs niya. And yun yung magandang nakita ko sa journey niya talaga dito. Yun yung nakaka-proud sa journey ni Judaica na parang, alam mo yun, this, sa lahat ng finalist, aminin natin siya may pinaka weakest na output. Pero ngayong finale, talagang binuhos niya lahat, pinakita niya na deserving siya. Yeah. Deserving siya makapasok ngayon sa Yes. At ang ganda ng story niya dito sa Battle of the Top. Alright, I guess we're all due. Thank you very much, yes. Mentors and panels. Okay. Next, we have... Bakit ko pinili si Medusa? Na-portray bilang isang beautiful monster kasi nung bata pa lang ako is kilala na talaga si Medusa at ayun, kahit naman ngayon, kahit yung mga bata ngayon, alam kong makikilala kagad nila si Medusa. And ayun, nung narinig yung beautiful monster, kahit ang bata naman ako, kapag narinig yung monster,
naisip ko kagad is si Medusa. So, doon ako nag-focus sa alam kong kilala ng mga tao. At ayun, alam ko magigits kagad nila kapag nakita na yung output ko. So, ayun naman. Thank you po. Wow! Amazing. What can you say about Jonah's performance? Gabi reaction natin yung pagkakita. Kinikilabutan ako sa bawat photos na nakikita ko. Ayun, kinilibutan ako. Ito na. Ito na. Grabe, parang Medusa na ano, na fashion model. Parang ganun yung natin sa akin. Yeah. Ang unang pumasok sa isip ko talaga, wow. Pang ano to, America's Next Top Model na talaga yung level nito. Tipong, grabe yung facial expression, no? yung bone structure, yung makeup, creative, tapos yung pose, nakaupo siya, pero alam mong power lang. Sobrang, yeah, sobrang striving. Alam naman natin kung gaano kagaling si Jonah throughout the season. Yeah. So, hindi tayo expected natin to, pero inulat pa rin niya talaga tayo. So, iba talaga si Jonah. Nanlalaban talaga siya. Sing Jonah's photo for the first time. Siyempre, shock pa rin, kahit expected na nga na magaling talaga si Jonah. Pero yung this time, mas pinasa niya pa yung, mas nilagpasa niya pa yung mga expectations. Pakita pa rin siya ng high fashion outfits. And nakita ko rin din sa photo na parang si Hollywood icon, parang si Lady Gaga. Ganun din talaga naman. Hindi tayo binigo ni Jonah for this final output of hers. Talagang ibinuhos niya lahat from the makeup and syempre, 'di ba, the effort of having that background itself. Oh wow, breathtaking. Sabi, no comment. Sobrang ganda ng photo. Just na lang. That's it. Yun na lang. Hey Jonah, to admit, it's really hard na maging isang consistent model and she never fails. Like, she always has an idea out of the blue na ma-surprise ang audience, ma-surprise kayo, mga panels, tayo, mga mentors. So, really proud sa kanya kasi never nag-lay low yung level niya sa part na yun. So, very good. Definitely. Talaga naman. I agree with you. Grand winner, Leona. Any other thoughts? Naka-speechless talaga. Nakakakilabot lahat, hindi lang si Jonah, lahat ng grand finalists natin talaga naman nakakakilabot lahat ng performances nila for this final output of theirs. Alright, I guess we're done with model Jonah. Let's proceed with the next model. So, sobrang daming concept na gusto namin ibigay para sa episode na to. Sobrang dami din namin pinagpigyan ng mentor ko kung ano yung gagawin talaga namin. And we ended up as Wolf. So yung Wolf na to, napili namin siya kasi sobrang bagay siya sa akin eh. Sobrang bagay yung physique ko, yung features ko sa pagiging Wolf. And I hope na magustuhan ninyong lahat yung pinapakita kong beautiful monster. Ito yung masasabi ko na kakaiba sa lahat ng mga na-shoot ko kasi na-enjoy ko siya talaga, sobrang na-enjoy ko. And kakaiba lang yung, hindi ako kasi ako gumamit ng prosthetics or what, talagang fully makeup lang talaga siya, brush, pencils, ganyan. So I hope magustuhan ninyo kasi nilagyan ko siya ng kakaibang atake eh. Model Tid. I'll be waiting. Grabe ako. Grabe si Tid. Para magpapakalmot ka talaga sa kanya. Hindi ko kinakaya. Sobrang pogi niya, pero oh, monster siya diba, pero na-maintain pa rin yung pagiging beautiful talaga ni Tid. Tapos yung expression ng mukha niya, diba, sobrang napakaangas. Diba? Parang gigil na gigil. Parang gusto niya ako mukhain ng tao. Oh. Parang siyang monster talaga. Magpapakain na ba ako? Sobrang ganda.
Thank you. I agree with you, Joza, kasi parang sabi ko, wow, parang ako nasa Twilight. Ang laki ng buwan. Hindi ko pinakaya. Yes. Ito yung sa mga pinaka-sobrang agree ako kay Miss Joza is about his expression. Tipong nasa katauhan niya na monster siya. Monster siya. Oo. Tipong ang gwapo niyang monster. And wow. ano dun yung balance. We know na sa kanyang qualities na sobrang gwapo talaga and nadala talaga niya to. Nadala niya talaga dito, maski sa pagiging monster, nadala niya yung pagiging beautiful human niya. Oo. Pero at the same time, nabalance niya yon sa pagiging monster. Yun yung kagandahan naman na nakita ko kay Tim. Ako talaga. Naman, I have for me this shy. Yung monster talaga. Siya yung typical na parang werewolf. Hindi siya ganun ka monster compared dun sa mga naunang photos na nag-appear. Mukha lang siyang typical na model-less na werewolf para sa kumbaga, expected na kay Tinyor, pero mas may ina-expect pa akong mas level up pa. Kasi knowing naman na Tin can provide high fashion outfits. I agree kay Ed kasi alam niya talagang medyo may higpit ako kiting kasi alam ko yung ano niya potential. Kita naman natin kung gano'n siya kagaling. Kaya minsan strict ako sa kanya mag-skirt kasi parang ilalabas pa siya dito. So ngayon naman kasi parang ang nakita ko maganda yung photo to be honest. Kaso hindi ko siya makita in a modeling way. Parang movie poster siya. Katulad nga nang nasabi nyo, Young Wolverine, yun talaga yung, parang kumbaga yun nga pasok siya na maging ano, movie poster ng bagong movie, tapos yung title, Young Wolverine. Tapos nakulangan din ako sa outfit niya kasi diba, as a model kahit pa paano, kapag binigyan kayo ng team, lagi nyo i-consider din yung outfit nyo kasi yun din yun yung bagay na sinesell nyo aside sa face nyo. So, pero good job pa din kasi talagang when it comes to facial expression, talagang super versatile ni Tim. Kitang-kita naman natin yung throughout the season. Yun lang. I agree with you, Sir Ed and Sir Pat. This is a good output, yes. The facial expression is on point. Pero with those na nauna, okay, since nakita na natin yung ibang photos ng mga models, I'm looking for more. Kung si Marie ay nasobrahan sa alat, ito naman ay parang may konting tabang yung photo niya. Okay? Since we're talking about ulam, okay? May konting tabang. So may konting spice na hinahanap si Sir Lawrence dun sa photo ni Tin. Since, as what you've said, he can provide. Diba? So, I'm actually waiting for something explosive with what we brand him as the quality model. I'm looking for something exclusive with his final output. Ako, as his mentor, siyempre, sa akin ha, na naging madanda, na napawaw niya ako sa una tingin kasi ang ganda nga naman talaga. But, nga, tama naman kayo na if we compare yung mga photos nila, tama nung kay Tin, ligwak talaga yung kay Tin. Kaya lagi namin pinag-aawayan. Well, actually, nawawala yung discard ko kasi na medyo may team kasi ka. So yun, na pag-iing lag kami nag-aawayan. Nag-aawayan namin yung mga photos niya. Mag-kalayo kasi yung team niya tapos ako ng gusto. So yun, yun lang, medyo na-disappoint lang ako sa mga photos na parang sa akin ha, kasi ako yung nakakita ko dyan. Yung lahat ng photos niya sabi sa kanya, I'm sorry. Especially yung pangalawa, yung salitation, sabi ko hindi ko talaga gusto. Wala talaga akong nagustuhan. And then yun na, sa performance ng mga photos niya, hindi talaga, walang nag-level up. Yung kapag sabi ko, saan yun talaga ako, walang nag-level up sa photobook. Sabi ko sa kanya, maganda yung photo mo dito sa Beautiful Monster Bat. Pag nakita ko yung mga kalaban mo, baka, yan, ayun nga. Nangyari na na tapon, naibigit-tapon yung photos niya. Pero maganda, magiging mawala lang yung ano niya. Kaya niya, ma-outstand talaga siya. Kasi ang ganda lang photo ni Daika, ni Monica, even Lou, ang ganda lang photo niya.
So dito parang bumagsak dito sa mga performance niya, but I'm sure lang sa inyo na siguro dito last year. But pagdating pa na way, babawi yan. Ayan po. I have to disagree naman with Mentor Mel na ito yung part na bumagsak si Tin. It's not literally bumagsak siya or bumaba ang ranking or whatever. We're just looking for something explosive with his output. Pero maganda, aminin natin sa aminin natin, o aminin man natin o hindi, maganda yung output ni Tin. So, nonetheless... Siguro it's... his photo alone kasi sobrang What I mean is... Ano yung siguro kasi yung photo ni Tin, yan, tapos... Kami yung tablet case na lang. What I mean is, katulad kayo yung sabi ni Sir Pat na I'm looking for something yung bago na level up performance ng photo niya, which is na hindi niya, para sa akin, bumagsak siya dito, na-outcome siya talaga, for me ha, yun talaga. Actually, for me, level up naman siya. It's just that hindi niya napantayan yung performances ng iba. Kasi there's a comparison na kasi. Kasi his photo alone maganda talaga eh. Eh, pag kinumpare mo sa iba, mas umangat lang talaga yung iba. Pero I still commend... Go ahead, jokes. Sige. Pero I still commend, kasi parang ngayon, I don't know if ngayon ko lang ba siya nakita ang ganda yung facial expression niya. And sobrang commendable talaga yung facial expression niya sa photo na yan. Ayun lang. Saka si Tin kasi yan. So alam mo na kung ano yung kaya niyang gawin. Tapos siguro, si Tin na, tapos final photoshoot pa. So alam mo, kapag final photoshoot, itotodo ni Tin. Tinodo niya naman. Siguro, mas naitodo lang nung iba ngayon. Iba. Doon lang. Pero good photo pa din. Yes. Yun lang yung point ko. Pero precisely, yun nga, pasabog pa rin. Precisely. Any other thoughts, panels and mentors? So that we can proceed with the next model. Are we good? All good? Yes. Thank you very much, panels and mentors. Next model is Marco. So, for this final photoshoot, ang dami talagang mga ideas na nag-run sa mind ko. So, I decided na ang beautiful monster ko will be entitled The Dying Mother Nature. Because today, we are now experiencing a lot of disasters and a lot of natural phenomena because din sa kagagawan natin. And Mother Nature is showing a lot of environmental threats kasi nga, it is an eye-opener for us to take care of our environment. And I want to showcase this in a very high fashion theme because I want to show to people na Mother Nature can be a monster dahil sa atin. And she is a beautiful monster. Mother Nature is giving back to us lahat ng makagawa natin. So here, in our final photo shoot, I want to showcase that even though monster si Mother Nature minsan, still, she is a beautiful one and she serves us with all her heart because doon tayo kumukuha ng ating source of life and everything kasi nabubuhay tayo dahil kay Mother Nature. Speechless. Wow, grabe. Speechless pero wow, grabe. Grabe. Super creative. Legit. Tapos, grabe, monster talaga, beautiful monster. So, yun talaga yung definition ng beautiful monster. Tapos, aplos na naman ako sa gender bend niya, like, di ba? Wow. Din talaga yung pinakita niya, napaka-memorable ng output na to talagang chill, monster, basta, pasabog siya talaga. Wala ko talaga masabing kulang yung masasabing. Out of this world talaga. Okay. Exquisite. Balance. Oo. Ba perfect yung frame niya. Nag-vibe yung mga butterflies. Tapos yung sa mata niya. Gusto ko yung ginawa niyang effect
what I can say with Marco's photo, I have to commend the team, kung sino man yung team behind this output. Bakit? Kasi yung prosthetics, kung hindi man siya edited ha, yung prosthetics ng paggawa dun sa ulo niya pa lang, down to the outfit, yung body painting, wow. Wow talaga. Nung unang beses ko nakita tong photo ni Marco, wala talaga akong masabi. Wala talaga akong masabi kasi yung versatility, it really shows. Hindi siya natakot na mag-dress, mag-gown. Hindi siya natakot na mag-body makeup. Kumbaga parang sinabi ni Marco na if you have seen Marco doing well sa entire season 3 na season, you've never seen Marco this way. And I will show you who Marco really is dito sa photo na ito. And ayun, so habol ko lang. So, nung una kong nakita yung raw photos ha, so wala pang filters, wala pang gaanong edit yung photos ni Marco. Raw photos pa lang, pandaban na siya. Sabi ko, wow, hindi ko siya kinakaya. So, Marco has a very creative mind. Tipong siya talaga may utak na lahat ng every episode niya. Siya na talaga, mentor, ganito yung ano ko, yung naisip kong team, ganito yung gusto ko. So, what I like about Marco is tipong hinahayaan ko siya sa mga gusto niya, pero naipuprove niya sa akin na nagagawa niya yun. So, nakakahangala yung from conceptualization to applications ng bawat episode. Sobrang galing lang din talaga. Ayun. And consistent siya, not just sa top spot, but consistent siya to provide or to exhibit bawat episode na pinapakita. Which is very good. Kasi after na-release yung photos, nasa-shock tayo and hindi natin iisipin na nagawa niya to, naisip itong gawin. Sobrang talino lang ng tao. With Marco, I saw na he has this very creative imagination. So, besides sa output niyang to, ang pinaka-isa pa na nagustuhan ko is yung sickness. Kasi kakaiba. This one, nung tinignan ko, sabi ko, what kind of monster is that? Hindi ko ma-imagine na may ganyan palang klaseng monster. So, it's very unique. Throughout the season, he set the bar very high, along with Jonat frontrunners this season. So seeing the photo na nakapag-produce siya ng ganun ka ganda talaga is no surprise dapat para sa atin na mentors, kasi as we all know, we can see Marco's potential as a model talaga. Pero with this photo, napawaw talaga tayong lahat kasi even though we expect Marco to do great, he still managed to do the best para sa ikagaganda ng output niya, and he's willing to take risks for his output in every season, pero lalong-lalo na po sa final episode na to. Talagang binagsak niya lahat ng kaya niya ibagsak. Yeah, so parang naisip mo, parang yung final stage ng virus episode niya. Parang gano'n. Naging monster na siya. Diba? Pang-wing virus pa lang. Parang gano'n din nakita ko. Kasi may resemblance kasi talaga yun. Yun lang, share ko. Yeah, I agree with you. Oh, akala ko talaga yung naging progress ng ano mga outputs from that virus down to a beautiful monster. Next model. Kasi dapat parang mapakita mo na parang yun, beautiful ka pa rin kahit monster ka. So itong sa akin, beautiful monster is inspired siya sa mga Van Gogh na painting with ano, diamond siya. So yun, parang gusto nung ipakita dito yung pagkaano, kahit parang man-side, papakita pa rin namin yung parang kahit may mga diamond ka sa mukha or sa katawan mo, you still, kaya mo pa rin ipakita yung man-side mo, which is parang message din namin sa stigma ngayon na parang, well, madalas na ano yung sa feminine side ng mga lalaki, which is parang pag nakita nilang may feminine side is bakla na agad, which is hindi. Kaya yun, parang yun din yung message ng beautiful monster namin na ipakita at maitigil na yung stigma na yun. Mentor Ed, ano ba yung nasa mukha ni Riden? Actually, ito yun yung tattoos. Siyempre, we're thinking of a different monster.
So we come up with that idea na syempre ilagyan namin ng konting aesthetic, which is you. I thought those are eyes. Colors. Same sir, Rick. Alam ko matpa siya. Then, panels, mentors, I can see confusion. Are we on the same boat? Ano nga yung nasa mukha ni Rick? Bakit mo, no? Yung photo ni Regen, yung photo ni Regen, yung photo ni Regen para sa akin. First, yung ano, yung kumala pinawa yung natin, yung magulo. So, hindi natin magigilihan kung robot ba siya na nagbalatan, o mata, o ano doon something ko siya pakita sa akin. Pero, ang pinaka-main point is magulo sa akin. And then, dinagdagan pa nung express niya na sobrang parang sa akin na, with your expression na pinakita, yung facial expression na pinakita niya. Wala akong nakita ng kahit. Parang ano, parang isa niya, parang kawawa, kawawa niya. I don't know, parang ganun siya yung nakita ko. Hindi siya talaga strong. So, lahat ng face ng model dito sa episode na to, siya yung pinaka-weak na facial expression na nakita ko. Well, yun nga, siguro parang naging sci-fi yung dating sa akin, sci-fi na monster siguro, kasi since yung wardrobe niya, parang siya naka-coat lang, and merong mga details si akong nakita na unpolished siya, so. For me, sa interpretation ko with this output, ang nagustuhan ko kasi sa kanya parang, since the color of the skin is white, tapos parang something is coming out of the face, so I thought with this output, parang, since highlighted yung eyes, hindi siya white. Highlighted. So, I thought of the photo na yung mga nandun sa face niya, eh, parang mga eyes. So, Sir Ed, can you like explain to us what's the story behind this output of Reden, since you are the mentor of Reden? Well, actually, yung sa monster episode, yung beautiful monster episode, we think of something unique. Yung monster na hindi makalala, may ganong creature, or ganong idea. And yung pinaka-concept namin for that photo itself, it is something na undone. Yun. Okay. Undone, hindi pa tapos. Yun yung, ano, yung parang concept ng monster. Para siyang... Kaya, na-mention mo kanina na parang may parts na... Unpolished, ganun. That's why, okay. Yeah. Kasi parang, ang nakita ko rin, parang siyang human talaga before. Tapos natabuan ng virus or mga chemicals, kaya siya naging ganun. Ganyan yung nakita ko, kaya parang yung damit niya, parang usual pa rin na damit, ang affected na yung sa takas. Modern. Parang ganun yung nakita ko. Yun yung nakita ko lang din. I don't know. Pero for me, okay naman din yung photo niya. Yes, I agree with you. Okay naman yung photo niya. Siguro, again, sa interpretation ko, the beautiful part of this output is yung having the white skin and then the monster part, yung mga something na nandun sa face niya. Confused pa rin kasi talaga hanggang ngayon tinititigan ko siya. Hanggang ngayon tinititigan ko siya. Wala, hindi ko alam. Confused ako sa photos niya. Parang magbibase lang siguro ko sa facial expression niya na nagmatch naman yung movement kasi diba parang sinasakal yung sabihin niya. Tapos kita naman sa eyes na ano, parang nanghihina siya. Kaya ang related sa ano, parang human talaga siya before. Parang gano'n. Tapos hindi siya natapos na maging monster. Ano daw yung expression? Kaya gano'n yung expression niya. Kaya gano'n yung expression ng mukha. Tapos yung pagka-open ng mouth niya, sobrang ganda. I agree with you, Miss Joza. Ang ganda nung pagkakabuka ng mouth. Pagka-open ng mouth niya, sobra. Doon lang sa nakikita natin. What's behind that? Or what's the story behind the output? Mm-hmm. Is what makes that output more interesting. Yes. Agree. Yes. Matalino kasi si Sir Ed, guys. Sobra.
Any other panels and mentors? Yes. Yes. So yun, para i-end lang natin yung curiosity nyo guys. Iisipin nyo na lang yung vibe ni Redden dyan sa picture or sa break na yan. Is si Edward the Scissorhands, kung kilala nyo. Oh! Yeah, alright, alright. Edward the Scissorhands. Yeah, napansin ko din yung sa hair banda na parang half done siya. Tipong parang bald ata, parang hindi ata tinubuan or what. Tapos yung isang parang ganun. Alright. Oh. Are we all good? Mentors and panels, thank you very much. That sums up our last paneling night for this season. Thank you very much. And we're about to determine this season's grand winner. Let us give them a warm round of applause sa lahat ng mga grand finalists natin for all of their efforts. Also sa mga mentors natin and their families, thank you very much for your support. Papatunayan ko na dapat ako yung maging grand winner ng Battle to the Top Online Edition. Ito ang laban na sinimulan ko. At ito rin ang laban na tatapusin ko. This is the second time that I joined and hindi ako papayag na basta na lang ma-outshine. Nagsimula pa lang ako sa laban na to. At ngayon, makikita nyo ang journaling na higit pa sa inaakala nyo na deserving na manalo dito sa Battle of the Top. So, itong laban na to, hindi lang laban ko, kundi laban ito ng lahat ng taong naniniwala sa akin at patuloy na sumusuporta sa akin. I will not fail you guys. Sobrang proud po ako sa inyo. Sobrang worth it po lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng struggles, simula day 1, simula episode 1. Sobrang thankful po talaga ako sa lahat ng narito ako ngayon sa inyong harapan upang ipakita at sabihin sa inyo kung gaano ako kasaya dahil narating ko ito. October 11, 2020, noong araw na sumali ako dito sa kompetisyon na ito. Agad-agad akong nagpasa ng requirements upang makapasa dito sa kompetisyon na ito at nag-decide ako na gusto ko ito. Bilang isa sa grand finalist ay napakasaya dahil ito na yun. Ito na yung pinagpaguran ko, ito na yung pinaghirapan ko, at isa ito sa pangarap ko. At ito nga yun. Sa likod ng mga laban ko, marami nang sabi sa akin na hindi mo kaya yan, hindi mo deserve yan, at wala kang makapala dyan. Sa mga tao nang down sa akin, maraming salamat po sa inyo dahil ito na ako ngayon. Naging matapang ako sa mga hamon sa buhay at dito sa kompetisyon na ito, at natuto akong magkaroon ng tiwala sa sarili ko. Sa 6 na buwan ko dito sa kompetisyon na ito, naging komportable ako sa sarili ko. We are all beautiful in different ways. Sa pagtatapos ng patimpalak na ito, ay hindi ko makakalimutan ang mga maganda kong naranasan dito. Mula sa pagkakaroon ng kaibigan at pamilya sa iba't ibang lugar, sa mga taong nasa likod ng kompetisyon na ito upang maging pundasyon at upang maging maganda ang samahan ng bawat isa at sa nagturo sa amin upang magkaroon kami ng tiwala sa sarili namin. Sa kompetisyon na ito ay natutunan kong magpatuloy ka sa pangarap mo hanggat may taong naniniwala sa iyo, nakaya mo at kakayanin mo. Muli, ako si Jonelyn Burgos mula sa Dasmariñas City, Cavite. I can almost see it, the dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Since when I was a child, I always dreamed to become a model. And as time goes by, I faced a lot of struggles. Criticisms, destructive judgments. There were times that I feel like I'm not good enough. And there were times that I have to choose between whether or not I will still join this competition. And negativities always makes me think that I will never achieve my dream to become a model. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes it knocks me down, but no, I'm not breaking. But you know what, guys? In this Battle Top journey, it is always close to my heart. Because I have learned a lot of lessons. First, is to always believe in the beauty of your dreams.
because there will always be hindrances, there will always be problems and circumstances. But those challenges should never be a hindrance in achieving your goals and aspirations in life. Second is to be appreciative to the people around you. Because you know what, guys? In this battle of journey, it will never be possible without your support, guys. Third is to always have that patience and determination. Because there were times that I feel like giving up. Because I thought that I will never achieve my dream. You know what, guys? Hard work pays, and all dreams are possible. Again, this is Mark Joshua Cambildo, an epitome of a struggling caterpillar, now turned into a butterfly, flying and soaring high. Thank you so much, Battle to Top, for this opportunity. Agyaman na. Being the survivor of this season gives me a bittersweet feeling. As you all know, my journey has been so tough. I have been in consecutive bottoms every paneling night, causing me to trigger my anxiety. I was so anxious in the entire competition, knowing that in one mistake, I get off in this battle. I had so many breakdown nights. I guess you all don't know that. The more I want to prove myself, the more na may hila sa akin pababa. But look at me now. Because of hard work, passion, and motivation that you all giving to me, I'm here in front of you guys, speaking my words, telling you all my experiences and hardships I had in this competition. That a survivor indeed, survive. I have thought once na, I have not come this far if I'm only this far. Alam kong hindi ako makakarating dito kung hanggang dito lang ako. The more na may gusto sa akin tumulong para tumaas ako, the more na nandyan sila para ilayin ako pababa. But I must be thankful because I work hard para masabi ko sa lahat na I made it. Being a gun finalist is indeed a success already. Just always remember that you have your own strength. You just need to believe in yourself because anyone can be somebody. And even if there are people killing the light in you, never ever let them diminish your light. I want to take this opportunity para po magpasalamat sa production for giving me this wonderful journey. To my mentors, family, friends, and to my team for undying love and support. And to all my supporters, salamat po dahil nandyan po kayo sa simula hanggang sa matapos itong journey ko. I am so blessed that God surrounded me this kind of people na nandyan palagi para sa akin, para mahalin ako. My heart is full of gratitude and I really don't know kung ano pang kailangan kong sabihin, basta I am so thankful that I had this journey. Once again, this is your boy Reden Cinco, the survivor from Antilupa City, reminding you all that it is important to always find happiness in everything you do. Good night. Almost 5 months ago, there is a girl who just go with the flow. That girl had never stepped a foot outside of her comfort zone until she did. And because she did, she have learned many things. She have gained a lot of experiences. She have come to express herself more. And most importantly, she is reborn. This very shy girl that she once knew is now here on stage, flexing, smiling, and have come for the win. To all the audiences, watch me, as this erstwhile shy girl have come to battle for the top. And to all the people who supported me from the beginning up until now, I wouldn't be here because of you all. I would like to say my sincerest thanks to all of you. Thank you, and I love you all. With passion, faith, determination, and hard work, anything is possible. Prior joining Battle to the Top, all I can say is that I humbly achieved many things in life. I am an endorser, a brand ambassador, a social media influencer, a BL actor, and many more. But you know, guys, before I have those titles and tags, I experienced a lot of hardships, failures, struggles, and bullying. I was bullied because of my looks, my chubby cheeks, and of course, because of my weight.
I am 70 kilograms before. They said, ang taba-taba mo, hindi ka bagay sa lahat ng mga sinasanihan mo kasi mataba ka. And I suddenly think and realize that I have something to do with this. This is the right time to act. I want to show and to prove to everyone that I can be the best version of myself. I can do more, that I can do good, that I can do better. I just want to say that being fat or being different to others is not a hindrance to achieve your goals and dreams in life. Because of that, I use that as my motivation and as my encouragement. If you really want something in your life, work for it, strive harder, and make it happen. Joining Battle for the Top is one of the best decisions I've ever made in my life. This incredible journey has taught me so much. It has contributed me and making me the model I am today. I am not just here to win and to have the title of being a grand winner of this online edition tree. I am here because I have the passion to influence and to make a greatest impact. I am here because of my purpose and to inspire many individuals, especially the youth, through my learning experiences and sharing my life stories. Muli, maraming salamat at mahal ko kayong lahat. On behalf of myself and the entire models who joined Battle to the Top, we'd like to thank you for your dedication and skills when it comes to judging of our athletes. Without your generosity, knowledge, and patience, we are not here tonight. Daddy Art, Tita Pat, Sir Lawrence, mentors, and to all who production of Battle to the Top. Thank you so much for inspiring us. I will not be able to go home the crown, but in my heart and learning, I can walk through in my upcoming journey. Your inspiring thoughts and teachings will remain as my mentor. My role model, supporters, family, and friends, thank you so much. Above all, thank you, Lord, for making productive and meaningful years in the midst of this pandemic. We pray that it will end then soon and all back to normal. Stay safe. Before we formally pass on the title tonight, let us have one last chit-chat with our Season 2 Grand Winners. We have Clark and Leona. How are you doing, guys? Okay, naman po, sir. Alright, so what do you miss the most during your season? Well, for me, I miss the most, I guess, time management. The time that you always have to rush or plan things for each episode, the pressure of it, and then most of all, my emotional confession as well. How about you, Clark? For me, sir, yung pressure po na ganun. We all know na yung Battle to the Top po, maraming challenges, twists, maraming pasabo, tapos knowing mga co-models mo, gagaling sa mga galing sa mga iba't ibang probinsya. So yun po, pressure. Yung pressure. Oh, I guess pressure is part of our grand winner's success. So pressure is the key to success. So how does it feel that any moment now you're about to relinquish your titles? For me, sir, I'm kind of sad kasi po parang napakabilis yung panahon po, parang kahapon lang nung time namin, pero ngayon. But for me, ngayon naman, parang I'm kind of excited din, in a way, kasi anytime soon, matutukayan na natin kung sino yung bagong grand winner po ng episode, yung edition 3.
How about you? Yes, and I agree with that. Medyo nakaka-emotional kasi it's been a short span of time po. Tapos, from being the aspirant to being the official model, going on to the mentor, and then whatever comes next, it's a bit exciting also. And I just believe that it's continuous growth. Tapos, nakaka-exciting also kasi hindi natin masasabi kung sino magiging grand winner ngayon kasi lahat sila magagaling. So it's like a total total guessing game. Yeah. So, any advice for those who will not make it, and most especially to the next Battle to the Top Online Edition Season 3 Grand Winner? Well, for me, there's no loser in this competition. Because kahit saan naman sila nakapag-stop or tumigil or na-eliminate, they still learn something. So you're always open to try again. It doesn't mean na natanggal ka ng round pa lang. You have no more chances. That makes you stronger, actually. Tapos, sa mananalo, just keep your eyes, ears open. From winning, you will learn more. And it's a total different journey that will be coming. So, for sure, sa mananalo, magiging mentor na yun automatically. And make the most of it. For me naman po, sa mga hindi nakapasok, I'm still proud of them. Kasi the fact na nakapasok sila sa finals, malaking bagay na yun. And hindi naman yun nag-close po yung doors sa mga opportunities nila. Actually, it opens doors para sa mga mas bigger opportunities po. And for the grand winner, soon to be grand winner, ang masasabi ko lang po sa kanya is, I hope that the lesson and his or her full journey at the Battle to the Top po ay magamit niyang gabay for his future endeavors po. Thank you very much, Grand Winners Clark and Leona. I'm pretty sure that your stories inspired many. And we from Battle to the Top Productions, we are very much proud of the two of you. And we look forward to seeing you in a bigger and wider stage. Leona, Clark, tonight may end your journey as the Grand Winners, but being a B3T Royal Model will open great opportunities for the two of you. Thank you very much, and we'll see you again very soon. Winning the Battle to the Top Online Edition 2 was something so unexpected. From giving up to being challenged, to being a more confident and tough woman is so great. I would like to say thank you to my Illustratus family, especially my handler and makeup artist, for always glamming me up. Thank you for all the efforts with my attires from the start until now, my final reign. The Royal Family, thank you for welcoming me as your new model. From aspirant to official model to grand winner to mentor, I wouldn't have done all of this without your guidance. To my supporters and fans, thank you. All your efforts will always be cherished. To my family, my mom, daughter, and my special someone, thank you for believing in me and putting up my fighting spirit. I will always aim to inspire and bring empowerment, especially to single parents. This is Leona Anderson, your Battle to the Top Online Edition 2 Grand Winner. Being different doesn't mean you don't belong. It means you're unique and made to stand out. I had a lot of insecurities and doubts. But the first thing I agreed to my mind is to believe in myself. Followed by hard work, time management, confidence, character, and always putting your feet on the ground. That is what a model should possess. And I am beyond thankful for having a solid support from my family, especially to my supportive glam team, which is my barkadas. And to my alma mater, the whole province of Ilocos Sur, thank you for everything. To the whole production of Battle to the Top, the teachings and experiences will always have a place in my heart.
Always believe to the beauty of your dreams. One step at a time. And make the impossible possible. In these difficult times, I am honored to serve my country and to be part of this production. This is not the end, but just the beginning of my journey. This is Gunnar Jaramillo, your Battle to the Top online edition to Grand Winner. Look who's on the runway, ladies and gentlemen, the consistent Marco. I've never seen someone like you. You're a knife, sharp and deadly. And it's me that you cut into. But I don't mind. In fact, I like it. Hitting the runway, so we have the underdog. I'm scared of you. Oh, she's a monster. Give it up for the survivor, Redden. And I need her. Said I need her. Beautiful monster. But I don't mind. No, I don't mind. Giving her best shot, the nine lives, Jedica. Love and fire, and my heart, she's burning through. Make way for the historian, Jonalyn. In fact, I like it, though I'm terrified. I'm turned on, I'm scared of you. She's a monster. She's a monster. Gentlemen, final six, the moment of truth has finally come.
we added up your social media scores, judges scores, and challenge scores. And the results are in. The third runner-up of this season is no other than the Nine Lives, Zedanka. Congratulations. The second runner-up is no other than Jonalyn. Congratulations. And the first runner-up is no other than the Survivor, Present. Congratulations! Good luck po, good luck po sa lahat. Thank you for the opportunity. And for the B3T Royal Ambassadress, it is you, the underdog, Lou! Congratulations! Wow, we only have two guys left, and both of them are from Ilocos. Indeed, they made their hometown proud with all of their hard works in making it this far. And with that, the Battle to the Top Online Edition Season 3 Grand Winner will receive the following: 2 years contract with B3T Royal Models Incorporated, B3T signature necklace from I Love Silver, gift bags from Ever Bilena, G21, and Elite Beauty, 1,000 pesos worth of products from Miss Rhea Apun, additional gift bags from Mr. Art Delapierre, and a fabulous cash prize. Ladies and gentlemen, now is the time. The first name that I'm going to call is this season's grand winner, and the name which will not be called is the Royal Ambassador. Ladies and gentlemen, Battle to the Top Online Edition Season 3 grand winner is no other than Marco. Congratulations. It feels so real, and I can still believe na nanalo ako. And I waited for this moment for a long time. I dreamed for this, and andito na ngayon. And you know what, guys? If you want something, if you want to achieve something, always make sure to put your 100% in everything that you do in this journey. Ang dami kong mga experience, downfalls, ang dami mga times na umiyak ako. But it's all worth it because, you know, nag-umpisa lang ako na mag-join dito without, you know, a small amount of knowledge sa modeling, and now, from a pageant guy into a model, into modeling, and I feel so happy kasi from pageant walk to runway walk, ang daming adjustments and ang daming kong natutunan sa competition na to. And ayun nga, nung announced na ako na as grand winner, talagang ang saya sa feeling, and it feels great talaga kasi ang daming mga expenses, ang daming mga times na anxiety at panic attack, pero it's all worth it, guys. So maraming salamat sa inyong support sa akin,
because without you guys, I will not, hindi ako manalo sa competition na ito. Maraming salamat sa inyo. And to the Battle to Top family, maraming salamat sa inyo, to my co-models, for this experience, for the friendship. I will always treasure this and I will carry this until I grow up. And I will forever be thankful for this learning, for this opportunity. Magyaman na kanya yung unay, guys. Hello guys, I am Marco from Ilocos Sur. Hello guys, this is Marco from Ilocos Sur. This is Marco from Ilocos Sur. Hello guys, good evening. This is me, Marco from Ilocos Sur. Hello guys, this is me, Marco from Ilocos Sur. This is me, Marco from Ilocos Sur. Hello everyone, good evening. This is me, Marco from Ilocos Sur. Hello everyone, good morning. This is me, Marco from Ilocos Sur. And hello everyone, good evening. I am Mark Joshua Cabildo, and I am your Battle to Top Online Edition 3 Grand Winner.